Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre, narito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. At welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Kung bago pa lang po kayo mga bayang kayo dito sa ating YouTube channel, eh make sure na dapat naka-like na po tayo at naka-subscribe. At syempre, na-hit na rin natin yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw, meron tayo muling konting silip, giya, at race analysis sa karera para po ngayong araw ng Sabado, April 15, 2023, third day racing dito po sa Metro Turf Malbar, Batangas. At meron po sila inihandang 9 races na magsisimula po sa ganap na alas 3 ng hapon. Meron po tayo ditong kumbaga 6 race, meron tayong 2023 Pilracom Summer Racing Festival, at syempre tuloy pa rin yung ating No Bearing Race at yung ating 2023 Jockeys Racing Festival mga bayang karelisa para po itong karera na to Sabado at Linggo para po sa mga magigiting nating hinete mga bayang karelisa. Kaya po sana makatulong sa ating konting silip at giya na medyo may mga dihado tayo dito mga bayang karelisa, kasi kopya pa lang itong ginamit ko sa paggawa ng video na to. Pasensya na po, medyo hindi tutugma sa programa paglabas yung ating mga giya, pero sana makadihado tayo mga bayang karelisa, kasi alam nyo naman yung mga bayang karelisa natin dyan eh, syempre naghahangad always ng mga pangdihado natin dito. Kaya siyempre hindi ko na rin papatagalin pa ating mga konting silip at giya ngayong araw ng Sabado. Pupuntahan na rin natin agad po yan matapos lamang yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo Cubs. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro, meron tayong 9 races ngayong araw po ng Sabado. Siyempre, meron tayong dalawang set ng take all, dalawang pick 5, isang pick 6 at isang pick 4 event. Medyo maganda yung ating lineup. Kumbaga, pwedeng magkadihadoan agad mga bayang karerista. Kaya kung may nasisipat po kayo mga magagandang dihado sa bawat karerang lalargahan po, maliban sa aking mga pili at giya, huwag niyo pong kakalimutan isama sa inyong diskarte at mga rota. Siyempre, kayo pa din po yung masusunod pagdating ng tayaan. Kaya ito, simulan ko na yung ating mga konting silip at giya. Wala nang patumpit-tumpit pa. Siyempre, good luck po sa inyong lahat, bayang karerista. Happy racing and start na po tayo. Race number 1, dito magsisimula ating first winner take all event, at isa po itong 3-year-old and above maiden race. 1400 po yung ating distansya sa lahat ng karera mga bayang karerista. At meron tayo ditong 8 runners but 7 in betting number lamang. To maiden madalas nagkakadya doon, pero dito na ako sa mga veterano na sa grupo na to. First choice ko, sana makaraos na numero 1, Bantay Sarado. Narerendahan po muli ni Jomer Storke. Last run may 128.4 na segundo sa isang 3-year-old maiden noong April 4, kung saan tinalo po siya doon ng kabayong si True History. Same rider na rin tayo, Jomer Storke, para sa ating numero 1 na si Bantay Sarado. Second choice ko to, pwedeng maiuna to, galing sa isang stake race noon mga bayang karerista. Kung natatandaan nyo, kasali to sa isang sweepstakes stakes race. Numero 5, Take a Chance, narerendahan po ni Jigger Paano. Meron tong 127.8 noon sa kanilang tinakbong stakes race. Dumating tong panglima noong January 22, kung saan ang nanalo po doon yung Triple Crown campaigner natin na si Going East. From Eminem Gonzalez, susubukan ng renda kay Jigger Paano, pero last time sinaka na rin ni Jigger to, tapos hera to dumating mga bayang karista. Itong kalahok nating numero 5 na si Take a Chance. Race number 1 mga bayang karista, kung may nasisipat pa magandang dihado, dagdag na lang, maiden po ito. Paalala, first choice ko po muli yung mga veterano na numero 1, Bantay Sarado. Second choice numero 5, Take a Chance. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 2, kung saan isa po itong NPJAI Mr. Vicente Eric Gon, Eric Gobon Special Race, sorry, Class 3, 40-46, 47-53 merge race. At this time, 1600 yung ating distansya. Miniligaw para tayo 1 mile na karera mga bayang karerista. Meron tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban dito. Dito ako, first choice ko, tingin ko horse to beat. Numero 6, Civic Class, narerendahan po ngayon ni JB Hernandez. Pwedeng panolo to kung
nagtitipid kayo mga bayang karerista, alam niyo naman eh malakas yung nilabanan nito last time. Meron tong 139 plus sa 1600 kung saan nanalo siya sa kanyang first official run nung March 5 kung saan sa rating base 4046 po yun. At ang tinalo niya po doon yung kabayong si Dambana. From O'Neill P. Cortez, this time po JB Hernandez ang rerenda, medyo may kabigatan lamang, 57 yung kanyang peso. Para sa ating numero 6 na si Civic Class, tingin ko heavy favorite to. Sama akong second choice, Giant Killer, mga bayang karista. Kayo na pong bahala kung kurso na doon nyo pong sama. Numero 3, patong-patong, narerendahan naman po ni Jomer Estorque. Ito nanalo sa isang milya rin last time, may 140.6. Kung saan nanalo po ito sa isang merge race 10, noong March 5 din po. At ang tinalo niya po doon, yung kabayong si Runway from Rosnack. Same rider na rin, regular jockey, Jomer Estorque. Para din sa ating Giant Killer na numero 3 na si Patong. Patong. Race number 2, mga bayang kalerista. First choice ko po muli, maaaring heavy favorite. Pwedeng panolo kung nagtitipid. Numero 6, Civic Class. Second choice kung sakaling gusto nyo ng pang-upset, magandang pang-upset ito. Numero 3, Patong. Patong. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 3, mga bayang kalerista. Isa tong NPJAI Philracom Cup Race. Isa tong Philracom Rating Base Class 5, 6, and 10 split. Balik tayo sa 1400 na distansya, but this time full gate naman po tayo to. Medyo magulong karera na, mga bayang karerista. First choice ko last time, nametahan lang, numero 10, Hunky Dory. Narerenda na po ngayon na kanyang regular jockey, AR Villegas. Gamay na gamay ni Dodong Villegas tong kabayan na to. Last run may 128.2, kung saan nasiguro to sa rating base 6 and 10 nung April 9, kung saan nametahan nga po siya nung kabayong si Air Class. From MP Cañete, this time po balik ang renda kay AR Villegas. Kasi sa ating numero 10 na si Hunky Dory. Second choice ko, Greg Gallopel. Binalik din kay JT sa ito. Numero 7, Happy Maggie. Medyo may kabigatan lamang, 57. Pero last time, segunda to. Same rating base din po. Meron tong 128 flat nung April 8 naman po. Kung saan tinalo po siya on nung kabayong si Captain Det-Det. From JT Pabilik, this time po JT rin. Pero sarate naman po ang rerenda. Para sa ating numero 7 na si Happy Maggie. Isinasama ko pong third choice, Grey Galloper din. Mababa sa labat na sana kalabitin na. Numero 13, May 10. Narerendahan po ni John Paul A. Guse. Ito may 128.2 naman po itong best time na tarasera to. Sa rating base 16 and 21. Dalawang grupo na po yung nababa niya dito. At yun po noong February 22. Kung saan tinalo po siya doon ng kabayong si Kentucky Rain. From D.H. Borby Jr. Susubukan ng renda kay John Paul A. Guse. Para sa ating numero 13 na si May 10. Race number 3, mga bayang kalarista, kami nasisibot pa, full gate tayo ito, kayo na pong bahalang magdagdag. First choice ko po muli, numero 10, Hunky Dory. Second choice, Grey Galloper Imported Horse. Numero 7, Happy Maggie. At third choice po, numero 13, May 10. Good luck po. At lipat na tayo dito sa ating race number 4, mga bayang kalarista. Pasensya na medyo naputol yung video natin, minayos ko lang yung aking electric pan. Mainit po kasi, kahit medyo umuulan. At isa po itong, dito naman po magkisimula yung ating pick 6 event. Yung kanina po, second set ng take out. Sorry, hindi ko po nabanggit. Isa itong NPJEI Congressman Marvin Rillo Special Race. Condition Race 21, 1400 muli ating distansya. At meron tayong 8 kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. Maraming matuling dito, mga bayang karerista. Kaya baka mapabort ko sa aking first choice. Numero 2, Doktora. Narerendahan po ni C.S. Pare Jr. Tingin ko, namamartida lang to, wag lang maiiwan sa alisan. Tingin ko pag rekta nito nagkabugbugan sa una ng bandera eh, dadaan lang sa harapan nila to. Last run may 112.2 sa 1200 na segunda, condition race 21 na rin no, April 5, kung saan tinalo po siya doon nung nagbabalik pistang si Top Star. Same rider na rin si S. Pare Jr. Para sa ating numero 2 na si Doc Tora. Second choice ko, baka makadihado, mga bayang kalisa, pero galing ito sa dalawang dikit na panalo. Numero 8, Bada Bing. At tatlong dikit na panalo na po ata ito, or dalawa. Galing ito sa panalo last time eh. Narerendahan po ni Jomer Estorque. Medyo malaki in-improve nitong kabayan na ito. Pwede rin isunod, pwede rin iuna. Last run may 125.4 na nalo sa rating base 22-27 noong April 9. Kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Uticus. Same rider na rin, regular jockey niya, Jomer Estorque. Para sa ating numero 8 na si Bada Bing. Isinasama ko pong third choice, magandang pang dihado or pang long shot dito ngayong araw ng Sabado. Numero 1, Rockstar Show. Narerendahan po ni J.R. Diocampo. Medyo magaang yung peso.
Saka mababa na rin sa laban nito. Last run sa 1200, natarsera sa condition race 21 at meron tong 112.4. Noong April 5, doon din po sa karerang napanalunan ng kabayong si Topstar. Same rider na rin tayo, JRD Ocampo, para sa ating numero 1 na si Rockstar Show. Race number 4, mga bayang karerista. First choice ko po muli, numero 2, Doktora. Second choice, yung nag-uumentong numero 8, Badabing. At third choice, isang pang long shot lamang, numero 1, Rockstar Show. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 5, kung saan magsisimula yung second set na ating Pick 5 event, mga bayang karerista. Sa itong NPJAI Club Don Juan de Manila Special Race, condition race 18 and 19 merge, 1400 muli ating distansya at mayroon tayong 9 runners na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, favorito kong kabayo, numero 9, Hamlet. Di ko alam kung madidihado ito dito, pero favorite ko itong kabayo ito, mga bayang karerista. Minsan na akong pinatama nito nung malaki sa ng ano last year, kung di ako nagkakamali nun eh, talagang malaki tinama ako sa kabayo na to. Narerenda po ng kanyang regular partner na si EG Toy Pits Guerra. Ito, meron tong 125.6 na nato sa isang condition race 1920 noong February 25, at ang tinalo niya po doon yung kabayong si SMB. Same rider na rin tayo, gamay na gamay ito ni Toy Pits Guerra, itong ating numero 9 na si Hamlet. Second choice ko is medyo sumabit lang ng konti. Second choice ko, Speed Horse numero 2, Stardust. Narerenda po ni Jan Alvin Guzio. Ito last time, tingin ko, medyo nagpagpag lang ng kalawang to, mga bayang karerista. Meron tong 129 flat last time. Dumating tong pangsyam, same condition race na din po. Noong March 18 naman, kung saan nanalo po doon. Yung isa pang nag-uumento rin ngayon na si Batang Cabrera. Same rider na rin tayo, Jan Alvin Guzio. Para sa ating numero 2 na si Stardust. Ito pag nakaporma sa unan to, tingin ko may kalalagyan sila. Isinasama ko pong third choice, baka dihado din po ito dito, numero 3, Sorry Baby, narerendahan po ni Lester De Jesus. Ito last time din, bugaw to dumating, meron tong 128.4, dumating siyang pang 8, at sa condition race 18-19, nung April 8 naman po, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Ayazaki. Same rider na rin tayo, Lester De Jesus, para sa ating numero 3 na si Sorry Baby. Race number 5, mga bayang karerista, kung may nasisipat pa, tingin ko medyo dihabi man nanalo sa karera na to, kayo na pong bahala kung may napupusuan pa po kayo. First choice ko po muli, paborito kong kabayo, numero 9, Hamlet. Second choice, Speed Horse numero 2, Stardust. At third choice, isa pang dihadong numero 3, na si Sorry Baby. Good luck po. At narito na po tayo dito sa ating race number 6, kung saan paratingan to na ating first set na ating Pick 5 event. Isa po itong NPJAI Mr. Napoleon Magnus Special Race Philracom Rating Base Class 4, 28 to 33, another 1400 meters, at meron tayong 8 kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, maganda tinakbo last time, numero 2, Money Changer. Narerendahan po ni JG Serrano, last run, tarsera dumating, may 126.8 sa isang rating base 28-33 noong March 26, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Tugatog. From Jim El Ciego, balik ang renda kay JG Serrano para sa ating numero 2 na si Money Changer. Second choice ko, mga bayang kalista, to dihado to, sigurado wala sakay dito, para pansin ko lang. Numero 8, Sunnyside, narerendahan po ni Joe El Ciego. To last time, puro buka lang ginawa nito. Kala ko nanalo na ito last time. Sa isang 1200, meron naman po itong 113.6, dumating itong pang 5 sa isang condition race 22 noong April 5, kung saan ang manalo po doon yung kabayong si Mr. Manilenial. From PM Cabalejo, holy stand po, Joel Ciego ang rerenda para sa ating numero 8 na si Sunny Side. Isinasama ko pong 3 ito, maganda rin yung tinakbo last time, magaling lang yung mga nakalaban. Numero 4, Player Andre, narerenda naman po ni JT Sarate. Meron tong 127 flat. Last time dumating tong pang-apat, same rating base nung April 1. Doon naman po sa karera nung napanalunan na nagbabalik na si E-Politica. Same rider na rin tayo, JT Sarate. Para sa ating numero 4 na si Player Andre. Race number 6, mga bayang karerista. Kung may nasisipat pa, dagdag na lamang muli. First choice ko po muli, numero 2, Money Changer. Second choice, Dihado. Numero 8, Sunnyside. At third choice po, numero 4, Player Andre. Good luck po.
At narito po tayo dito sa ating race number 7, kung saan paratingan to na ating first set na ating winner take all event. Isa itong NPJAI Philracom Cup Race, Philracom rating base class 5, 6 and 10 split, another 1400 meters and another full gate po tayo mga bayang karerix na to. Magulong karera din, paratingan ito ha. First choice ko po dito, numero 6, sinubukan na last time, medyo mag-ang po yung peso ngayon, Regal, narerendang po ni MRL Yos, last time, magaling tinakbo nito, magaling lang talaga yung nakalaban. Tasaran, may 130 plat to, dumating itong pang-8 sa rating B6 and 10, noong April 9, kung saan nanalo po doon, yung nayamadong kabayong si Humidor. From Jomer Estorque, pamenos sa peso, MRL Yos ang rerenda, para sa ating numero 6 na si Regal. Second choice ko, mababa sa laban, numero 2, Yes Kitty, narerendahan po muli ni John Alvin Guse. Ito naman may 129.2, na segunda to sa rating B6 and 10 ng February 22, kung saan tinalo siya doon ng kanyang couple entering si Raha Bago. From JT Public, this time John Alvin Guse ang rerenda para sa ating numero 2 na si Yes Kitty. Isinasama ko pong third choice, baka ito yung yama dito sa karera na to. Numero 14, Digital, narerendahan po ni JB Bakayke. Nakaraan, maganda yung salida nito. Pag ganun ulit sinalida nito dito, tingin ko lamang na lamang to dito, maganda pa yung post position, hindi maiiwan. Last run, may 128 lap, nasegunda to sa rating B6 and 10 noong April 9, kung saan tinalo siya doon ng kanyang couple entering si Humidor. Same rider na rin tayo, JB Bakayke, para sa ating numero 14, Grey Galloper, na si Digital. Race number 7, mga bayang karerista, full gate po tayo. First choice ko po muli, Vihado, numero 6, Regal. Second choice, numero 2, Yes Kitty. At third choice, numero 14, Digital. Good luck po. At narito na po tayo dito sa ating penultimate race ngayong araw ng Sabado, race number 8, NPJAI, Mr. Rick Cardos G. Aquino Special Race. Kay Mr. Rick Aquino po pala itong special race na ito. At sa itong field recommitting base class for 34 to 39 split. At mga bayang karista, meron tayo itong 10 runners but 9 in betting number lamang. First choice ko, nag-uumin itong imported horse numero 7, Lake Balinsasayaw. Narerenda ni JT Pavlik. Itong kabayan ito, hindi namimili ng hinete. Kahit sino sumakay, naipapanalo mga bayang karista. So, tingin ko, pang-apat na palit na hinete na ito. Last run nanalo, may 124.8 sa isang rating base 34-39 nung March 26, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Ambisyoso. From Rico Suson, this time po, JT Pabilik ang rerenda para sa ating numero 7 na si Lake Balin Sasayaw. Second choice ko, couple entry 5 and 5A, landslide with Jomer Estorque and 5A Tugatog with JB Bakaykay. Nahanda to sa isang stakes race April 29, itong dalawang to, parang couple entry sila doon. Landslide, meron tong 141.6 sa 1600, dumating tong panglima, rating base 40 to 46 noong March 25, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Dambana. From AR Villegas, this time po, Jomer Estorque ang rerenda para sa ating numero 5 na si Landslide. Samantala, ito naman 5A na si Togatog, galing ito sa panalo last time, meron tong 125.6, nanalo to sa rating base 28-33, mga bayang karisa noong April 8, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Success of Time. From JT Pabilik, balik ang rider sa kanyang regular rider, JB Bakaykay, para sa ating 5A na si Tugato. Isinasama kong third choice, pag ito nakaporma sa una ito, walang ganong bumulibig, may kalahalagyan sila rito. Last time, may nakapoto ni Lake Balinsasayaw ito. Numero 1, Ambisyoso, narerenda na po ngayon ni JG Serrano. Last run, may 128.4 din po, kasaan nasigunda nga po siya kay Lake Balinsasayaw noong March 29, mga bayang kalerista, kung saan narendahan po siya doon ni JR Di Ocampo. Ngayon, balik ang renda kay JG Serrano, mas gaming ni JG Serrano to. Maganda pa yung post position itong numero 1 natin na si Ambisyoso. Race number 8, the penultimate race ngayong araw ng Sabado, bayang kalerista. First choice ko po muli, numero 7, Lake Balinsasayaw. Second choice, couple entry 5 and 5A, Landslide and Tugatog. At third choice, yung magdadala ng marcha, numero 1, Ambisyoso. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating huling karera ngayong araw ng Sabado, race number 9. Isa itong NPJAI Philracom Cup Race, Philracom rating base class 416 to 21 split, 1400 na ating distansya and 14 runners din po ang meron tayo dito sa karera na ito.
First choice ko, malaki ang inomento, numero 14, the price is right, maganda yung post position, hindi matatabunan sa alisan. Nagaling ito sa dalawang sunod na panalo, meron tong 126.6 last time, sa rating base 1621 din po. Nanalo to nung April 8, kung saan tinalo niya po doon, yung nayamadong si Lucky No No. Same rider na rin tayo, regular jockey niya, Jan Alvin Guse, para sa ating numero 14 na si the price is right. Second choice ko, itong numero 1 natin, My Sweet Lord, bagong babae. Ito dito, mga bayang kalisa, narerendahan po ni RM Adona. Meron itong 126.8 last run, dumating itong pang-anim sa rating base 22 and 27 noong March 18 naman. Kung saan ang nanalo po doon yung kanyang couple entering si Chocolate Thunder. From Apprentice CB Adonia, this time po RM Adona na ang rerenda para sa ating numero 1 na si My Sweet Lord. Isinasama ko pong 30s, baka to nag-aabang lang ng tamang tempo to, may dito sa Dihado. Numero 13, Victorious Fashion, narerendahan po ni John Paul A. Guse. Ito naman may 127.6, dumating itong pang-apat, same rating base 16 and 21 noong April 4. Doon naman po sa karerang napanalunan ng kabayong si Monument. Same rider na rin, regular jockey na to, John Paul A. Guse. Para sa ating numero 13, na si Victorious Fashion. Last and final race, mga bayang kalorista, at ating mga kayokaps, kung may nasisipat pa po kayo, dagdag na lamang po tayo, mga bayang kalorista. First choice ko po muli, nag-uumento, numero 14, the price is right. Second choice, numero 1, bagong baba, My Sweet Lord. At third choice po, magandang pangbihado, numero 13, Victorious Passion. Good luck po. At yun, mga bayang karerista, at ang ating mga kayokab, sana po yung matapat at makadihado po tayo ngayong araw po ng Sabado. Tingin ko medyo magkakadihadoan, mga bayang karerista, kasi maganda yung ating lineup at sana matapat yung ating mga pangdihado para po makakuha tayo ng mga yummy dividend sa pagbito natin. Sa mga pagbito natin, siyempre yung tayan na exotic base or maging double forecast po, mga bayang karerista. At siyempre, always ko pong pinapaalala sa inyo na sariling aral ko lamang po ito, kuro-kuro at opinion po sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takilya, mas mananay po yung sarili niyong mapupusuan. At syempre, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po sa inyong lahat, mga bayang kalerista, and happy racing. Maraming maraming salamat po muli sa inyong walansawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. God bless sa inyo, bayang kalerista. By next video na lang po ako mag-shoutout, pero may babatiin lang po ako na nag-celebrate ng birthday ngayong araw ng Sabado. Yung ng kapatid ko si Timothy Decano. Happy birthday sa'yo, Timothy Decano. Magpaka good boy ka na dyan, huwag ka na magpasaway sa Tito Janu mo. At muli, happy birthday sa'yo. Pag nagkaroon tayo ng konting pera, ipapadala na lang kita ng regalo mo. Promise yan. Yun po mga bayang kalorista at ang ating mga kayokabs, hanggang dito na lang po muli. At magkita kita na lamang tayo sa susunod ko pong upload na video para sa Sunday video, pa Sunday giyan naman po natin, mga bayang kalorista. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekym, na always nagsasabi at nagpapaalala na ang karera po, libangan lamang, tsambahan lang, at syempre, tapat-tapat lang. Minsan suwerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan po tayo syempre ng nasa itaas, huwag natin kakalimutang magpasalamat at tumulong sa ating kapwa. Ay, sa simpleng pamamaraan lamang, ika nga, share your blessings, bayang karerista. Good luck po sa inyo lahat. Have a blessed weekend po and happy racing na din. Sa mga pupunta po ng OTVs para maagang mag-chill at mag-relax-relax, ingat po tayo palagi muli. Stay safe everyone, bayang kalerista. God bless, lalong-lalo na sa 100% nating solid na mga ka-yo-caps.